of new faces in this sport that people will grow to love. Magandang araw mga kababayan. Atin namang balikan ang karera ng unang Pinay na world champion sa larangan ng boxing. Si Luciana Bonifacio Hulatong ay 3-time world champion. Bagaman medyo huli na ang kanyang pagpasok sa mundo ng pro boxing sa edad na 27, kanyang napatunayan na hindi pa huli ang lahat para maging world champion. Sa kanyang ikapitong professional fight ay kanya nang nakuha ang world title belt laban kay Kelsey Jeffries na 7-time world champion noong 2009. Isang malaking upset ang nangyaring ito dahil ang kanyang kalaban na si Jeffries ay meron ng 41 panalo kumpara sa kanya na baguhan pa lang sa boxing. And a Houlton has pulled off the upset, beating 7-time world champion Kelsey Jeffries. At ilang buwan lang pagkatapos ng kanyang unang title, tinalo naman niya si Donna Biggers para makuha ang WBA Super Featherweight title. Nangyari ito noong December 2009. Actually came here to win. So that's what we wanted to showcase tonight is exceptional boxing. Nang sumunod na taon, 2010, ay tinangka niyang kunin ang bakanting WBA Super Featherweight title laban sa Amerikanang si Melissa Brown. Pero siya ay nabigo. It's through round 4. They're going to go to the cards. Oh, look at the blood. And Hulaton wants inviting target right now. Well, we'll see how the cut man goes to work. 30 seconds. She may weather the storm here. She still said those who started. Pagkatapos ng labang ito ay muli na naman niyang nakuha ang kanyang IBA at WBO Super Featherweight title laban kay Maria Elena Villalobos na natili siyang champion hanggang 2011. Ilan sa kanyang mga tinalo noong panahon na yon ay sina Francisca Alcantar, Angel Gladney at Jessica Villafranca. Taon 2012 naman nang matapos ang pagre-reyna ni Hulaton sa kanyang division nang makaharap niya sa Argentina ang Argentinian na si Jessica Marcos. Naging maganda ang pasimula ni Hulaton sa laban na ito. Napatumba niya si Marcos sa ikalawang round pero unti-unti yung mas mabilis na kamay ng kalabang Argentinian ang nanaig hanggang sa huling round kaya talo ang ating kababayan via unanimous decision. Pagkatapos ng masakit na pagkatalo na yon ay lumaban pa ng ilang beses si Hulaton hanggang 2017 at ilan doon ay kanya ring naipanalo pero hindi na siya nabigyan ng chance para sa world title. Narito ang ilan sa mga highlights ng kanyang mga laban. Ang laban na ito ay nangyari noong February 25, 2011 laban kay Francesca Alcantar. Isa sa mga susi kung bakit naging matagumpay ang karera ni Hulaton ay dahil sa kanyang bilis. Kaya noon tinawag din siyang female Ang laban na ito ay laban kay Angel Gladney noong 2011 kung saan panalo si Hulaton via unanimous decision. Ang
ang laban naman na ito ang pinakamaiksing laban ni Hulaton sa kanyang karir dahil umabot lang ito ng 19 seconds laban kay Abigail Ramos. Nangyari ito noong 2012. Pagkatapos ng magkasunod na draw noong 2016 at 2017 ay nagpahayag na ng pagdiretiro si Ana Hulaton sa boxing. Is still ang boxer Ana the Hurricane Hulaton planning to leave boxing for the world of mixed martial arts? Actually, habang aktibo pa rin si Hulaton sa boxing, ay sumabak na siya sa MMA noong 2014. Tumagal ang kanyang karera hanggang 2018. Yun nga lang, kumpara sa boxing, ay mas naging mahirap ang kanyang hinahap na landas sa MMA. Pagkatapos ng anim na laban sa mixed martial arts, si Hulaton ay nagkaroon ng record na 2 wins and 4 losses. Kumpara sa boxing na kung saan ang kanyang naging record ay 14 wins, 4 losses and 3 draws. At noong taong 2018 ay naghayag na si Hurricane ng kanyang pagre-retiro sa larangan ng boxing at MMA. Gayunpaman ay hindi may tatatwa na si Hulaton ang isa sa mga nagbigay sa atin ng malaking karangalan sa larangan ng combat sports. Isa siya sa mga tinuturing na Pinoy Pride. Maraming salamat sa panonood at sana na-enjoy niyo yung video. Stay home and stay safe mga kababayan. Thank you very much. Mabuhay tayong lahat.